Alam ba ninyo magkano ginastos dyan sa pagsasaayos ng batasang pambulsa, mga kaibigan? Yang House of Representatives, ginastusan daw po yan ng 100,000,000 piso. Oh, mantakin ninyo. Yan ay ayon dun sa Secretary General ng House of Representatives na si Mark Mendoza. Gumawa raw sila ng bagong floor plan. Isipin ninyo, ang pinagkakagastusan, inuubos ang pera ng taong bayan sa mga walang kapararakan para makapagpasyonsyo lang sila at mangutuin yung magtatalumpati ng sona, inuuto, mga kaibigan, abay payag naman kasi magiging magarbo yung kanyang kwan eh, kanyang dramatic entrance eh, hindi mo ba? May director pa ngayong nalalaman eh. Kaya hindi ka maniniwala dahil dun sa mga unang pahayag nila, puro kabaliktaran eh. Halimbawa, nung una, sabi, ba't ako niya maglalagay ng spokesperson? Hindi ko maintindihan kung bakit merong presidential spokesperson. Eh, tama nga naman yun, di ba, mga kaibigan? Oh, eh, pero ngayon, iba eh. Ha? Mga kaibigan, iba ang nakikita natin. Ba't hindi niya sinabing, ba't kayo gagastos ng 100,000,000 dyan lang sa magsasalita lang ako dyan? Ha? Kailangan bang gastahan yung pananalita ko dyan? Oh, mga kaibigan, asa ng return of investment niyan? Hindi ba dapat ang pinagkakagastahan ng pamahalaan dahil yan eh, pera ng taong bayan, eh yung merong kapararakan, merong mapapala ang taong bayan, but squatter ba itsura niyang House of Representatives na yan para ipagawa, ha? Gawing magarbo, mga kaibigan. Sipin mo, 100,000,000, ilang bahay na maipapatayo mo ron? Ha? Ilang nagugutom na pamilya ang pwede mong kwandon, gastahan para makapagsimula, ha? Nang ika nga eh, negosyo nila, mga kaibigan. Sipin mo, alam nyo, dapat ang ekonomiya, ha, ang ekonomiya, ang tao dapat gumagastos, ha? Hindi mo pwedeng sikilin ang mga kumikita. Huwag mong pahirapan yung mga taong kumikita, maliban na kung ang pinagkakakitaan niyan illegal, halimbawa mga droga. Eh, masuswerte nga yung mga yan eh. Yung mga sindikato sa kasino, kung saan-saan, ha, mga gambling lord, hindi nagsisipagbayad ng buwis yan eh. Kasi illegal yung trabaho nila eh. Oh, pero hindi sila hinahabol. Yung mga nagbabayad ng buwis, yun ang pinahihirapan nila, mga kaibigan. Oh, isipin mo, tapos pahirapan sa pagbabayad ng buwis, gagastusin sa walang kapararakan. E paano ninyong maibibigay? Maidideliver yung mga sinasabi ninyong kwan para sa healthcare, mga ganun-ganun, ha? Mga kaibigan, mga kung ano-anong para sa mga OFW. Paano ninyong maipagkakaloob lahat yan? Paano ninyong maitatatag lahat yan? Kung yung pera, ginagastos lang ninyo. Magpapaandar lang itong mga buisit na ito. Magsisipagsuot ng kung ano-anong damit, mga kaibigan, para mapag-usapan sila. Naku, ang gara. Ano yan? Gala? Mga kaibigan? Ha? Ano yan? Meron bang kuhan yung mga okasyon na parang pang mga mayayaman? Di ba? Na okasyon? Yung mga kuhan, yung mga parang sa mga artista, di ba? Yung mga awards night, di ba? Kahit sa Estados Unidos. Eh, yung mga celebrity yun eh. Sarili nilang pera ang ginagastos doon. Pero kayo, lahat kayo dyan, sa totoo lang, lahat naman ng perang ginagastos ninyo, eh galing lahat yan sa pera ng taong bayan. Wala kayong gaga. Eh, nung hindi kayo congresswoman, hindi kayo senador, oh,
Hindi naman kayo gagasta ng perang ganong kalaki para makapagsuot lamang, di ba? Ng magagarang kasuotan na saksakan ng mamahal, mga kaibigan. Eh mabuti pa nga si Bongbong Marcos eh, husi lang yung barong eh, hindi ba? O etong sila kuan, yung mga iba riyan eh. Si Robin Padilla, nagpagawa pa ng kung ano-anong kuan eh, di ba? Pang Mindanao daw yun. Costume party lumalabas eh, mga kaibigan eh. Napakasagwa. Alam natin na hindi nila magagawa. Diyan pa lang sa pinakikita nilang yan. Iba yung sinasabi kesa sa ginagawa. Si Kaper si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Mantangin ninyo, 100,000,000 piso, ha? Para lang dun sa zona. O nasa na yung pera? Ha? May director pa eh. Ano yan? Pelikula? Oh, eh kung yung mga talumpati sa mga showbiz, yung mga acceptance speech, mga remarks, mga kaibigan, eh, ano ho, wala naman director yun eh. Meron sila sigurong script. Pero walang director na kung ano gagawin mo, ituturo lang sa'yo, akit ka ron, sa kabila, dito ka bababa sa kabila, di ba? O pagkatapos mong abutin yung kung ano yung iaabot sa'yo, o bababa ka na ron sa kabila. Jesus Mar Joseph. Kaya, ano ito, fantasy. Mga kaibigan, fantasya. Mahilig sa fantasya itong mga taong ito. Kasi nung panahon ng Marcos, ganyan eh. Nagpapantasya si Mrs. Marcos, di ba? Isipin mong, lagana pang gutom sa panahon ni Pangulong Marcos noon eh. Ha? Sabi ko nga sa inyo, ako pumipila ng bigas eh, nung bagong kadideklara ng martial law eh. Ako pinapipila ng nanay ko ng bigas sa truck ng NFA. NFA. Di ba? Dadating yung truck. Oh. Tapos bibili ka ng kung ilang kilo lang. Konti lang ang mabibili mo eh. Minsan isang kilo lang eh. Oh. Mga kaibigan, pagkatapos eh, makikita mo sila oh. Tinatampok sa international community yung Smoky Mountain, di ba? Yung klase ng buhay ng mga mamamayan dito. O pagkatapos sila, party rito, party ron. Pati yung mga iniimbita nila, eh mga kaibigan, hindi maatim eh. Napapailing eh, pagka nakarating na sila sa okasyon eh. Sipin mo, ito palang ang mamamayan eh, hindi nag-aalmusal. Ah, hindi na nananghalian, mga kaibigan, at kung may pananghalian, hindi na naghahapunan. Eh pagkatapos ganito, karangya ang mga party. Ha? Sayawan ang sayawan, meron pang kwan, iimbitahin pa si Van Cliburn para magpiano. Ha? Para maging konsorte naman sa sayawan, parang ano, yung sa mga ballroom, ano tawag mo ron? DI, ha? Si George Hamilton, mga kaibigan. Sanay sila eh. Ang tagal nilang na-miss yung ganong klase ng luho na hindi ginagastusan ng sariling pera. Si Kaper si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eh ngayon, ito nga ho, ha, bago natin puntahan yung sinasabi ni Aimee Marcos, yun munang sona, napansin ko lang kagabi nung pinanonood ko yung ibang video at mga balita sa online, mga kaibigan, nakita ko si Sarah Jeng Potpot, ha? Kung ano-ano yung suot eh. Ito, balak mag-artista nito, no? Ha? Mag-artista eh, mga kaibigan, yan ang ano nila eh, yan ang pangarap nila sa buhay yan eh. Ha? Artista na, eh may pwesto pa sa gobyerno. Nakita nyo ba itsura? Ha? Eh parang pupunta sa costume party.
pati si Robin Padilla may costume party na pupuntahan. Talagang itong mga ito may mga ano sa ulo eh, ha? May mga hangin sa ulo, ha? Oh, hindi natin alam kung anong klaseng hangin yun nasa ulo nila. Eh, buti na lang, naisip ko, hindi nagpunta dyan yung, ano, walang nagsuot dyan ng kondom sa ulo. Costume party, di ba? Kasi may kwento na, himbang unano, kumatok sa kwan sa butika, nagbubukas pa lang yung butika eh. Eh, aga-aga eh, sabi nung nagtitinda. Dati kasi wala pa yung 24 oras na butika eh. Di ba? Malaki na ako nung nagkaroon ng 24 oras na butika eh. Ngayon eh, sabi nung yung pharmacist, eh ba kailangan mo? Eh, bibili ako ng condom. Condom? Anong size? Yung ano, large. Mga kaibigan. Eh sabi nung unano, pwede bang isukat? Ah, susukat mo doon sa loob, magsukat ka. Merong CR dyan. Sinukat. En tagal, mga kaibigan, hinanap siya nung pharmacist, sinilip siyang ganun. Nakita nung pharmacist na sinusuot sa ulo yung kondom. Ha? Sa ulo niya, yung literal na ulo, hindi isang ulo. Oh, eh, hirap na hirap ipasok yung ulo niya dun sa kondom, mga kaibigan. Ngayon, sabi nung, ano, nung pharmacist, "Bay mama, hindi ho dyan yan, hindi para dyan yan." Nagalit pa yung unano, eh, sabi, "Alam ko," sabing ganon. "Eh, ba't nyo ho dyan sinusot?" "Eh, kasi dadalo ko ng ano eh, ng... kuwan eh, masquerade ball. Ah, gusto kong magmukhang pototoy." Nakakabuisit eh. Kabayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ay pantay, walang... Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Congressman Arnie Teves Jr. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na